Magandang hapon po sa inyo. Katatapos lang po ng camping natin at ng training, at magpapatuloy po ang gawain ng Panginoon at magpapatuloy tayong mabuhay para gawin ang kalooban niya. Nung mga nakaraang Sundays po, nung hindi pa nagka-camp, naibigay ko po sa inyo yung iba't ibang paraan ng pagdedeposito sa iyong account, no? Ang account mo ay ito yung lugar na magdedeposito ka at the same time magwi-withdraw ka. Na pag-aralan po natin yung iba't ibang paraan katulad po ng pag-iikapo, partnership, pagbibigay sa mga mahihirap, sa mga walang kakayanan at iba-iba pa. Actually, nag-start na po tayo doon sa bagong series natin, yung Receiving What Belongs to You. Nung mga nakaraan po, pinag-aralan po natin yung Knowing What Belongs to You. Sa palagay ko po na naibahagi na po natin, na ituro na natin, naunawaan na po ng marami na kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanila. Mahaba po yung series natin na Knowing What Belongs to You. At doon po sa series na yun, inalam po natin kung ano yung para sa atin, no? Sinabi ng salita ng Diyos kung ano yung para sa atin. Ngayon, simulan po natin pag-aralan na paano natin matanggap yung para sa atin. At nalala ko po yung isang verse dito po sa Lucas na sabi po ng Ama, sabi niya, lahat ng sa akin ay sa'yo. Nagre-reklamo po yung isang anak niya. Bakit kasi yung alibugang anak ay nilustay niya yung para sa kanya. Pagkatapos nung nagbalik loob na, ay pinagpatay pa ng nagparty-party pa yung sila. At yung tatay po ay nagpatay ng pinatabang guya para dun sa anak na nagloko-loko. Ngayon, nagselos, nagtampo yung anak na matino, no? Yung hindi naman gumagawa ng mali. Sabi niya, ilang taong kitang pinaglilingkuran pero hindi mo ako pinagpatay ng ganyan. Ngayon, yung anak mo na gumawa ng mali, kakabalik loob niya, lang niya sa'yo, nagparty-party ka. No, masama loob niya, bakit siya hindi binibigyan? Alam niyo po, ang sagot po nung tatay, lahat ng sa akin, sa'yo. Hindi mo na kailangan na magpaalam pa sa akin. Sabi niya, sa'yo lahat yan. Alam niyo po, may mga tao po ako naririnig nung unang panahon na kapag ka magbabinding and losing, natatawa po ako na parang napapaisip na nagpapaalam pa sila na Panginoon, sabi nilang gano'n. Totoo po ito. Nasabi nila, Panginoon, nagpapaalam ako. Pahintulutan mo akong gamitin ang pangalan mo sa pagpapalayas ng masamang espiritu. Hindi ba ang Diyos? Sinabi nga niya na sa pangalan ko magpalayas kayo. Umuo na siya. No need na magpaalam pa. At ganun po ang mga Kristiyano. Hindi nila alam kung ano yung kailangan nilang ipaalam, ihingi pa ng permiso, at yung hindi, yung naibigay na sa kanila. At andito po tayo sa series ngayon, na bagong series na po ito, no, na say pa rin kung paanong tanggapin yung alam mong sa'yo. Ang kasaganahan, kalusugan, katalinuhan, direksyon ay provided sa atin. May access tayo riyan. Yung nga lang, kailangan malaman po natin kung paanong tanggapin yung ibinigay ng Diyos sa atin. Ay okay po, no? Andito na po tayo sa Receiving What Belongs to You. Ngayong alam mo na ang kagalingan ay sa'yo, ngayong alam mo na ang kasaganahan ay para sa'yo, kailangan malaman mo kung paano matanggap ito. Kasi kahit na alam mo, kung hindi mo naman gagawin yung steps kung paano matanggap ang para sa'yo, ay sayang lang. Kahit pasabihin natin alam mo na meron kang pera sa bangko, pero kung hindi ka marunong mag-withdraw, hindi mo mapapakinabangan. Naalala ko po, no, medyo balikan ko ng kaunti yung pong isang kasama natin, no, na naghatid ng isang worker sa Cubao. Binigay ko puro sa worker yung pamasahe, na sabi kong ganun, ay bigyan mo itong naghatid sa'yo para makabalik siya. Na nangyari po, nagkalimutan. At nakasakay na po ng bus papuntang probinsya yung hinatid niya. Nakalimutan niya, wala pala siyang pera. Ngayon, alam niyo po, mula Cubao hanggang Maseda, naglakad siya. Masama loob niya. No, nagkamali. Nakalimutan ibigay, hindi naman sinasadya. Nakalimutan din niyang humingi. Sana sinabi niya na wala akong pamasahe pabalik. Nagbigay naman. Ngayon mga kapatid,
nung pagdating niya doon sa Maseda, tumatawa siya na masama ang loob. Sabi ko, pasensya na, hindi kayo nagkaintindihan kasi, pero provided na, ibinigay na ang pamasahe. Ngayon mga kapatid, pagkaraan po ng ilang araw, kinontak niya ako, tinext niya ako, sabi niya, alam mo Kuya Boy, doon pala sa secret pocket ko, eh may pera pala ako. Sabi niya, kung alam ko lang, hindi sana ako naglakad. At ito po eh, ang kalooban ng Diyos, ang provision ng Diyos, hindi sekreto, no? Ibinigay na sa atin yan. At ito po, namatay si Jesus para bigyan tayo ng kaligtasan. Nasugatan si Jesus para bigyan tayo ng kagalingan. Sa pamagitan ng mga latay niya, tayo nagsigaling. At nakalagay po rito sa Biblia, si Jesus ay naging mahirap para tayo maging mayaman. Eh useless naman na pareho na tayong may sakit ni Jesus. At sayang naman kung pareho tayong naghihirap. Si Jesus ay naging mahirap. Nasa Bible yan. Matagal ko na po sinasabi. Kung tayo po ay sayang lang kung hindi natin alam yung mga provision na ito. Si Jesus ay naging mahirap para tayo maging mayaman. Si Jesus, kinuha niya ang sakit para tayo gumaling. Sa totoo lang, nagpunta siya sa impyerno para makapunta tayo ng langit. Nag-suffer siya para hindi na tayo mag-suffer. Ngayon, paano nating tatanggapin ito? Sige, alam ko na ngayon paano nating tatanggapin ito. Balik-aralan po ni ninyo yung regarding po doon sa kasaganahan, dahil yun po eh, magbigay ka at ikay bibigyan. Gumawa ka ng paraan na makapagbigay ka. Give and you shall receive. Yun po yung patakaran ng kasaganahan. No, give and you shall receive. Para po itong poso na kailangan lagyan mo muna ng tubig bago mo bombahin, at konti tubig lang ilagay mo ron, at unlimited na yung makukuha mong balik. At dito po sa kagalingan, itong papag-usapan natin, magbigay po ako sa inyo ng iba't ibang kaparaan na nakalagay dito sa Biblia kung paano tanggapin ang kagalingan. At kung kayo po ay handa na, kayo po ay ready nyo na yung inyong papel at yung ballpen. At ito po, pitong kaparaan na nakalagay sa Biblia, paano tanggapin ang kagalingan. At simulan po natin, ang pinakasikat po rito, pinaka-common na paraan na ginagamit po dito sa Biblia sa pagpe-pray sa may sakit, no, ay yung pagpapatong ng kamay. Eh, nakalagay po rito sa Mark 16, no? Mark 16. Ito po yung isa sa pinaka-paboritong verse na ginagamitan po pagdating sa kagalingan. Sabi niyang ganon. At sabi niyang ganon, simulan po natin sa verse 17. At kalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. No, punta nga tayo rin sa Magandang Balita Bible, mas malinaw ron. Ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganitong tandaan ng kapangyarihan sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. No? Eh, kailangan mo ipatong. No? Hindi mo naman kailangan patong doon sa mismong sakit. Kahit na dito, sa ulo, no? Basta patungan mo ng kamay, yan ang sabi niyang ganun. Isa po sa pinaka-common na paraan na ginamit po ni Jesus sa pagpapagaling sa may sakit ay yung pagpapatong ng kamay. Mga kapatid, may kamay ka. No? Kung wala kang makita na pwedeng maglayan sa'yo, may kamay ka. Patungan mo ng kamay mo yung sarili mo. Nalala ko po yung kwento ni Kenneth Hagin na sobrang sakit niya, na sabi niyang ganun, sa sobrang sakit ng nararamdaman niya, kailangan muna niyang gumaling bago siya mamatay. No? Eh, medyo patawa siya ron. Kumbaga, nagko-COVID siya ron. Ngayon, sabi niya, Lord, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng relief. Sabi niyang ganun. Alam niyo po, nagsalita pong Espiritu ng Diyos sa kanya at sabi niyang ganun, inanointan ko ang kamay mo. Ngayon, sabi niya, ibig sabihin, pwede ko ipatong yung kamay ko sa sarili ko. Sabi ni Jesus sa kanya, no? Kinausap siya ng Panginoon, sabi niya, inanointan ko ang kamay mo. Pinatong niya yung kamay niya sa ulo niya, alam niyo po, gumaling siya kagad. No? Pero maganda kasi yung meron kang kasama, no, na magpapatong ng kamay para dalawa, faith ng tawag doon na prayer of agreement, no? Eh hindi naman po ito parang comedy sa sinasabi ko. Totoo po ito, no? Kung meron kayong makikita na magpapatong ng kamay sa inyo, gawin niyo. Pero kung wala, lay hands mo yung sarili mo, mag-pray ka, at yung prayer of faith ang magpapagaling sa'yo. No? Eh dito po sa Psalm 107, nang sabi niya ganun, pinadala niya kanyang salita, no, para sila'y pagalingin. No? I sent my word and healed your diseases. Pinadala niya ang word niya
No, pa, at itong nagpagaling sa atin. Sa ano po, sa medisina, eh, kailangan pasok mo sa katawan mo yung drugs, no, o kung anumang chemical, na, o yung anumang gamot, kailangan pasok mo sa katawan mo at magkakaroon ng epekto yan, kagalingan. Ngayon, sa ano po, sa mga herbal-herbal, eh, kailangan mo ipasok sa katawan mo yung mga dahon-dahon na yun. At ito po, pagdating po rito sa spirit healing, itong divine healing na nakalagay dito sa Biblia, kailangan ipasok mo yung salita ng Diyos sa spirito mo. Paano? Basahin mo, dilidilihin mo, no? At saka palabasin mo sa bibig mo. Alam niyo mga kapatid, useless yung confession kung wala naman sa heart mo eh. So paano pang mapupunta sa heart? Pag-aralan mo. Sabi niya, meditate day and night, no? Sa mga promises ni Lord. Ang dami pong mga pangako ng Diyos dito patungkol sa kagalingan. Eh, kailangan mo itong nguyain. Pag-aralan mo ito. No? Kailangan makumbinsi mo ang sarili mo, ma-brainwash mo ang sarili mo na natutuo ang salita ng Diyos kasi totoo ito. Ngayon, kung andun po yung pag-aalinlangan mo pa, eh, kulang ka pa sa meditation. No? Sabihin mo, i-confess mo, at isipin mo, pag-aralan mo. No? Eh, ang dami po rito. Ang sabi nga, eh, si Jesus ay napunta sa ano ba yung gusto ko sabihin dito? Ito po eh. Kailangan tanggapin mo kung ano sinasabi ng Word of God. Ang sabi niya, sa pamagitan ng mga lata niya, kayo nagsigaling, tapos na. No? Past tense na yun. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, di na kayo pagagalingin ng Diyos. Wala nang gagawin po ang Diyos patungkol sa kagalingan niyo. No, hindi na kayo pagagalingin. Hindi na tayo pagagalingin ng Diyos. Wala na siyang gagawin pagdating sa healing natin, sa kagalingan natin. Yung iba nagsasuffer, yung iba nakakaramdam ng pain, dumadaan sa suffering. Wala na, wala nang gagawin ng Diyos para gumaling ka. Bakit kasi? Ginawa na niya lahat. Gumaling ka na. Pinagaling ka na. Tapos na yun. Dapat mo lang tanggapin. Eh, Kuya Boy, parang ang hirap intindihin. Kaya nga, kailangan mong unawain. No, part mo na yun. Alin? Yung unawain ang promise ni Lord. Part mo ng pag-aralan, part mo ng i-meditate. At kapag ka nasa loob na ng spirito mo, magbibigay na yan ang kagalingan sa katawan mo. Ano po ang sabi sa Proverbs chapter 4, starting verse 20 hanggang 22? Ang sabi niya, ang aking anak, ang aking salita ay bigyan mo ng pansin. Dahil ito magbibigay sa iyo ng kagalingan. No, kailangan pong panghawakan natin yung mga promises ni Lord dito, no? At hayaan mo, i-confess mo na, i-confess yan. Ilabas mo lang, ilabas sa bibig mo. Babalik nga ako eh. Alam niyo po, nung nandun ako sa ospital, no? Bukang bibig ko, sa pamagitan ng mga lahat ni Jesus, ako'y gumaling. No? Eh, dumadaan ako sa sakit. Nakakaramdam po ako ng hirap. Pumayat ako ng pumayat. Eh, isa naman dahilan kung bakit ako pumayat ng pumayat kasi ang dami ang bawal kainin. No? Tatlong beses lang ang pagkain doon. Eh, sanay po ako sa 4-5, no? Kasama yung merienda roon. Eh, kaya nga malaki yung tiyang ko eh. Kasi ang dami kong kinakain. Pero noon, pumayat ako ng pumayat. Pero alam niyo po ba, yung pagdating ng gabi, andun yung kinoconfess ko yung mga promises ni Lord paulit-ulit. Misa isang oras gabi-gabi yun. No? Hanggat kaya kong manatiling gising, andun po yung nagpupuri ako sa Panginoon. No, pinapatugtog ko sa isang cellphone ko yung sa YouTube. Nagpupuri ako, pinapatugtog ko yung mga healing songs. At nakataas yung kamay kong ganyan. No, yung time na walang pumapasok ng mga nurse, so kukuha ng dugo ko. Nag-worship ako. Kinoconfess ko yung Word of God. Bakit kasi? Kasi yun ang gamot ko. No? Yun ang gamot ko. Salamat sa Bayo Jessic. Salamat sa mga gamot na ibibigay sa inyo ng doktor para malinaw ang isip mo, para nakakapag-faith ka. No, kasi hirap mag-faith kapag may nararamdaman kang lagnat. Pero kumbaga, no, ang gamot natin eh yung hindi iinom ng gamot, ang gamot po natin ay ang salita ng Diyos. I sent my word and healed your disease. Okay. So number one, ang pag-lay hands. Nabasa na po natin ito. Number two, ay yung pagre-rebuke at pag-angal. No, resist, pag-resist. Ano ba magandang term dito sa resist the devil? Yung tanggihan mo, ayawan mo, labanan mo ang Diablo. Nakalagay po yan dito sa
James 4:7. No? Pakipagbukasan po kayo sa akin, James 4:7. Eh, babasahin ko na lang po ito, no? Iba-iba kasi ang translation natin. Sabi niya ganun, kaya nga, sabi niya ganun, pasakop kayo sa Diyos. Andun muna yung ano, yung kondisyon eh. Pasakop kayo sa Diyos. Minsan kasi hindi tayo nagpapasakop, kaya nasasakop tayo ng kaaway. Minsan kasi hindi tayo nagpapasakop sa Diyos, kaya nasasakop po tayo ng kung ano-ano, kamalasan at kapangitan sa buhay. Sabi niya, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Eh kung hindi mo lalabanan 'to, hindi lalayo 'yan. Ang isang ayaw po ng Diablo ay yung kokontrahin mo siya. No? Labanan mo lang labanan. Paano yan kung pabalik-balik yung nararamdaman ko sakit? No? Lalabanan ko pa rin ba ito? Labanan mo ng labanan. Bakit? Ang Diablo po kasi ay pride. No? Ayaw niyang napapahiya siya. At yung ayaw niya yung hindi ka nasuko. At kapag hindi ka sumusuko, no? All things are possible to him that believe. Minsan sa pagpe-pray mo na sa sakit mo o sa ibang tao, eh may hindi nawawala yung delay, no? Minsan biglaan, minsan may katagalan, pero kahit na anong mangyari, sabi niya ganoon, langit at lupa lilipas, pero salita ko hindi lilipas. Panghawakan mo yung hindi lilipas. Nalala ko po yung may mga tao po na nagpapa-pray. Alam niyo po, meron po yung isang babae na may ano siya. May cancer siya at every time gigising siya sa umaga, sumisigaw siya sa sakit. At kailangan siyang bigyan kaagad ng gamot na morphine siguro yung binibigay sa kanya para mawala yung nararamdaman niya sakit. Alam niyo po, nagpa-pray siya, kinabukasan, sigaw siya ng sigaw sa sakit. Susunod na araw, sigaw siya ng sigaw sa sakit. Pero alam niyo, nagko-confess siya. Lord, magaling na ako. Salamat sa kagalingin. Ika-third day, sigaw pa rin siya ng sigaw sa sakit. Pero confess siya ng confess, no? Nagpupuri siya, tinatry niya, angat yung kamay niya habang umiiyak siya dahil sa kirot. Ganun po kasi ang mga may cancer. May nararamdaman silang masakit. Yung nga lang, iba, hindi nila alam kung saan yung masakit na yun. Pero alam niyo po, pinangahawakan niya yung promise ni Lord na, alin, papatungan ka ng kamay at ika'y gagaling. Lord, sabi niya, napatungan na ako ng kamay. Kaya tinatanggap kong kagalingan mo, paulit-ulit po niya yun, iniiyak niya yun, pero nararamdaman niya sakit. Alam niyo, nung pagdating na ika-siyam na araw, no, kakakonfess niya. Alam niyo mga kapatid, gumising siya, wala nang sigaw. Wala na siyang sigaw. Pero lumalabas sa bibig niya, pagpupuri na. Bakit? Magaling na siya. Wala na siyang sakit. Ngayon, bakit inabot po ng siyam na araw? Eh, pag minsan po kasi, yung spirito natin ay malnourished. At kailangan mo pang lagyan ng pagkain, no? May time po na si Jesus po, yung centurion na lumapit sa kanya. Sabi niya, yung alipin ko ay may sakit, no? Sabi niya, Jesus, sige, sasama ako sa iyo. Ngayon, sabi niya, wag na Panginoon. Sabihin mo na lang. No, yung nagulat si Jesus na ang taas ng pananampalataya ng centurion na yun, hindi Hudyo yun eh. Na kumbaga hindi, pagbisan alam niyo mga kapatid, mas madaling patanggapin ng kagalingan, ng tongues, ang mga tao na mga baguhan lang kaysa yung mga matatagal na. Alam niyo, may mga time po na na-struggle akong magpatanggap ng tongues. Nung sa karanasan ko po ito, doon sa mga maraming alam. Yung maraming na nabasa na sa Bible, eh, nagpapatunay lang na mali yung pagkaintindi nila doon. Bakit kasi, struggle po ako. At pag minsan po, inaabot po ako ng ilang araw na nakikipag-usap sa camping itong tinutukoy ko. Dahil gusto ko lang tulungan siya na tumanggap ng tongues. Pero later on, nung naintindihan na niya, ayun, ang bilis-bilis na niya, na niyang tanggapin. No? Ay, ano po nangyari dito kay doon sa centurion? Alam niyo, pagdating niya sa bahay niya, tinanong niya yung mga kasama niya ron, kailan siya gumaling? Kasi magaling na ialipin eh. Sabi niya, mga ganitong oras. Nung gumaling siya, ibig sabihin something na may 1 hour delay, no? Eh, si Jesus na yan, ha? May 1 hour delay. Yung healing na sinabi na Jesus, sabi niya, muwi ka na, magaling na yung time na sinabi na Jesus na magaling na yung alipin mo. Eh actually, hindi pa. Wala pang manifestation. May isang oras na delay. Pero pagka naniwala ka, matatanggap mo yung kagalingan.
Hey, bakit sinabi ni Jesus na magaling na yung alipin mo? Eh, sa literal, hindi pa naman. O sa physical, hindi pa. Kasi po, nagsisimula ang kagalingan sa spirit world. Kaya nga, espiritu mo, kailangan lagyan mo ng sustansya. Yung pinagpe-pray mong pera bago dumating sa kamay mo yun, eh kailangan mabuo muna, ma-form muna sa spirit world. At ang nagpo-form doon ay yung salita mo. Kaya isang bagay po na dapat nating kontrolin tayong mga born again. Ngayong born again na tayo ay kontrol sa salita. Sa sobrang pikon mo, sa sobrang inis mo, may sakit ka, nagpe-paid ka, nagagaling ka, wag na wag mong palalabasin sa bibig mo yung pag ako namatay, bahala kayo sa buhay niyo. Wag. No? Kailangan may disiplina na, kailangan may control na yung mga lumalabas sa bibig natin kasi hindi tatalab ang prayer. Eh, sabi niya rito, resist the devil, rebukein mo. Alam niyo po ba na ang sakit po, kinakausap yan. No, katulad po ng example ni Jesus, kinakausap niya yung sakit. Alam niyo, lumabas ka sa batang ito, malis ka. No, ang sakit po, kinakausap yan. Hindi kita tinatanggap ikaw na sakit. Natural man yan o hindi, no? O minana mo man yan, hereditary man yung sakit mo, ito po eh. Hindi pa rin gusto ng Diyos yan. At yan ay galing pa rin sa Diablo. Kaya nga, resist the devil. Yan ay produkto ng kasalanan at ng Diablo. Kaya nga, sabihin mo sa sakit mo, kausapin mo ang sakit mo. Pag minsan, abutin ka po siguro 30 minutes a day, okay, isang oras, sa isang araw, nire-recite mo lang, kinakausap mo yung sakit mo na, o kita mo, Diablo, o kita mo, sakit. Sinabi rito na sa salita ng Diyos na magaling na ako. Pinagaling na ako. Hindi ko man maramdaman, pero sa totoo lang, magaling na ako. Kaya nga sinabi ni Jesus noon, umuwi ka na, magaling na. At kailangan kunin mo yung by faith. At nung binitawan ni Jesus yung salitang yun, no, sa spirit world na form yung healing para dun sa alipin ng centurion. At tingnan niyo po, may delay na one hour. Pero kung hindi ka susuko, hindi pwedeng hindi mo matatanggap. No? At naalala ko po yung isang babae po na may dalang anak na hindi po ako nagkakamali, siguro mga 5 years old yun na may polio. No? Yung polio kasi nilalagay ng bakal yung para yan eh. At nung nilehen siya, pumasok ang kapangyarihan ng Diyos doon sa bata, pero wala pa rin pagbabago. Alam niyo mga kapatid, nung gabi niya, umiiyak siya, no? Umiiyak siya, pero sabi niya, umiiyak siya kasi yung anak niya may sakit. Pero napag-pray na eh, no? Napag-pray na. Alam niyo, sometimes may magpapapray sa akin na masakit ang ulo, kung ano pa man. Busy-busy, nagmamadali. Ilehans ko lang sandali at sasabihin ko sa pangalan Jesus, kung nasakit ng ulo, malis ka riyan, uwi na ako. Alis na ako. Minsan nahabulin ako, sasabihin sa akin, tapos na, kuya boy. Yun lang. Bakit? Nagbitaw ka na ng salita eh. Alam niyo po, sabi niya, masakit pa yung ulo ko eh. Mawala na yan. Yun po lang ang sinasabi ko, mawala na yan. Ngayon, kita kami kinabukasan, sabi niya, kuya boy, pagkaraan ng pag-alis mo, nung hindi na tayo nagkita, na wala na yung sakit ng ulo. Bakit? May delay nga eh. Kaya nga, kung dumating man ang delay, yung faith mo, tuloy mo lang. No? Ang ibig sabihin ng faith mo, ituloy mo lang. Confess ka lang. At sabihin mo, Lord, salamat sa kagalingan. Okay. Ngayon, itong babae po na ito, umiiyak dahil yung anak niya ay may polio. Alam niyo, tinanggal niya yung bakal nung nasa paa ng anak niya at pinapaliguan niya, umiiyak siya. Alam niyo, pagtalikod niya ganyan, nakarinig siya ng parang mga sticks, no? Sticks na nababali. Alam niyo mga kapatid, pag harap niya ro sa anak niya, nakita niya yung paanong anak niya ay nagsimulang magtutuwid. Mismo sa right before her eyes, nagtutuwid. Bakit? Ano nangyari? May time ng delay, pero ito, andun po ang kasiguraduhan ng kagalingan. Kaya, hindi ka pwedeng yung kumbaga yung hindi ata ako gumaling, hindi ako ganito, ganyan. Eh, kailangan mong mag-meditate. Kailangan mong pag-aralan yun. Salitain mo ng salitay. Recite mo ng recite itong mga verses na to. At nalala ko po yung isang tao po na nagpa-pray noon kay T.L. Osborne. No, si T.L. Osborne po ay isang apostol. Nalala ko po, nagpa-pray siya. Pinanganak po siyang walang mata. At nung pinag-pray siya, alam nyo,
nagkaroon po ng napakaliit na mata na parang weirdo. Nakakatakot nga, ang liit-liit nung mata na parang mata ng isda. Ang laki-laki, kumbaga tao siya. Tapos ang liit-liit nung mata na nagkaroon siya ng mata. Ngayon, ang sabi ng mga tao, ba't ganyan? No? Alam niyo mga kapatid, kinabukasan, doon sa crusade, nagpatutuo po yung bulag na yun, na yung walang mata. Alam niyo, pagbalik niya, tinawag siya sa stage, yung mata niya, normal lang laki. Sa loob ng 24 oras, lumaki yung mata niya, naging normal na size ng mata. Kaya nga, may mga delays. Minsan may time ng, ano bang tawag dito, yung gradual healing. Pero don't worry, yung healing mo, secured na. No? As long as hindi ka susuko, as long as hindi ka yung bibitaw o yung hindi yata ako gumaling. Nako, huwag mong gagawin yung iwasan mo. Ang salita ng Diyos ay hindi nagsisinungaling. No, yung katawan mo, yung sakit na yan, magsisinungaling niya. Kunyari, nandiyan ba siya? Pero ang salita ng Diyos kahit kailan, hindi nagsisinungaling. Dahil ang Diyos ay hindi katulad ng isang tao na nagsisinungaling. Okay, resist the devil and he will flee from you. James 4:7 yan. Ngayon, dito po sa number 3, ito po yung communion. No? Kaya nga sabi niya ganun, yung iba sa inyo masasakitin. At yung iba, namatay na. Bakit kasi hindi kayo nagko-communion? Kung mag-communion man kayo, wala. Kumbaga parang nag-aapura, ano pa, yung tamad na tamad at wala nang pagkapaniwala. Hindi ka naniniwala sa communion. Eh kapatid, ito ang sinasabi ng Biblia, no? Siya sa atin niya kanyang sarili. Seryoso ka ba? Kumbaga, bigyan mo ng galang. Sabi niya, siya sa atin mo yung sarili na worthy ka ba? Actually, hindi yun eh. Hindi yung worthy ka ba, kundi worthily ang tawag doon. Yung paraan ng pagko-communion mo, tinutukoy. Bakit? Kung ikaw ay tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon sariling tagapagligtas, worthy ka, karapat-dapat ka. Pero yung way ng pagko-communion mo, ito yung boundary, ito yung magde-decide kung gagaling ka o hindi. Yan. No? Kaya nga, nandito po yan sa 1 Corinthians chapter 11, verse 27. Simula ron, sige, basahin mo. Verse 26 nga, simula niyan eh. Pag-aralan niyo po. Ngayon, dito po sa number 4, ay yung anointing of oil, yung pagpahid ng langis. Basahin po natin dito sa James chapter 5. Ano? James chapter 5, verse 14. Ang sabi niya, mayroon bang may sakit sa inyo? No? Sa mga Kristiyano po tinutukoy dito. Meron bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matanda ng iglesia upang ipanalangin siya. Ang tinutukoy pong matanda na iglesia rito ay yung matagal na, yung marunong na, hindi yung edad. No? May mga elder po kasi na elder sa edad, hindi po yun. Ang tinutukoy dito yung marunong mag-pray. Yung hindi na tampuhin. No? Sabi nila kasi kapag tumatanda na nagiging tampuhin. No. Ang tinutukoy dyan, ipatawag mo yung matatag sa simbahan. Ipatawag mo yung matagal na sa pananampalataya at alam niya yung ginagawa niya. Marunong siyang mag-pray. No? Ibig sabihin, marami ng answered prayer ito. Marami na siyang napag-pray na may sakit na gumaling. Hindi yung hindi nga marunong mag-pray. Eh. No? Huwag yun. Sabi niya ganun, ipatawag niya ang matanda sa iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis. Ngayon, anong klaseng langis to? Kahit na anong langis. Mga kapatid, naalala ko po yung isa pong mga grupo ng mga tao na walang alam sa Bible. Nagkaroon po ng sakit yung isang kasama nila. Something na pito sila. Eh ngayon, nakakulong sila doon sa isang lugar na hindi pa sila makakalis. No? Hinihintay pa nila yung supplies nila. Something na ganun. Eh nagkasakit. Ngayon, sabi nila ganun. Naalala ko sa Sunday school ako. Sabi niya ganun. Nung sa Sunday school, eh sabi, pahiran daw ng langis. No? Yung may sakit, gagaling. Sabi niya gano'n, sigurado ka? Eh wala silang Bible. Naalala lang niya nung isang tao yun. Alam niyo mga kapatid, sabi niya, wala tayong langis eh. Ang ginawa nila, pwede ba itong mantika? At ito pa, ginawa nila. Bagay, langis pa rin yun. Alam niyo mga kapatid, hindi nila pinahiran ng langis yung may sakit. Binuhusan nila ng mantika. Alam niyo mga kapatid, yung pong may sakit ay gumaling. No? Faith sa Word of God ay magpapagaling. Kaya nga, pananampalataya, no? Ang panalangin ng pananampalataya, sabi niya ganun,
ang magpapagaling sa kanya. Okay, sa verse 15, sabi niya gano'n, at gagaling ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung may kung siya'y nagkasala. Itong part na to, no, yung patatawarin siya ng Panginoon kung nagkasala. Ang isa po nagbibigay ng sakit sa atin ay yung kasalanan, yung pagsuway. Kasi ang kasalanan po, ang pagsuway ay pag-alis sa proteksyon ng Panginoon. Kasi pwede kang proteksyonan ng payong hanggat nandun ka sa ilalim. Pero pag lumabas ka riyan, eh, pwede kang, kumbaga, mababasa ka kung umuulan. Eh, dito sabi niya sa verse 16, kaya nga, ipagtapat ninyo ang inyong, sa, ang inyong, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa o kapatiran nito, ang inyong mga kasalanan at panalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Analyze lang natin ng kaunti. Sabi niya, ang isa sa mga kapagbigay ng sakit sa iyo, ayon dito po sa verse 15, ay yung nasa kasalanan ka. Mga kapatid, kahit na ipag-pray ka ng ipag-pray, kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, eh, hindi ka gagaling talaga. Kaya nga, no, kung ikaw magpapapray, ando dapat yung pagsisisi. No, yung repentance na, Lord, ayoko na, suko na ako, na sisisi ako, Panginoon, hindi na ako babalik. Ayan. Tapos sabi niya ganun, kaya nga, sa verse 16, ipagtapat ninyo sa kapwa ninyo ang inyong kasalanan. Hindi po ito yung mangangalabit ka, ay ako nagnakaw ako, ganito, ganyan. No, mga kapatid, ang isang meaning po nito, no, ay yung marunong kang umami ng mali. Sipin nyo po. Ang isa pong meaning nito, isang bagay na tinutukoy dito ay yung marunong kang umami ng mali. Hindi yung mataas ka pa rin. Hindi yung ma-pride ka pa rin. At kung kinakailangan na mag-confess ka na nagkasala ako, ganito ang nagawa ko, gawin mo. No? Pero ang isa rito, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa. Dapat nandun yung kababaan. Hindi pwedeng andun yung pagmamataas. Bakit? Lalong hindi ka gagaling. Ito po ang sinasabi niya. Upang kayo'y gumaling. No? Magpanalangin lang kayo. Ibig sabihin, may pagpapatawad. Pwede kang mag-confess sa kapatiran mo na nakagawa ako ng ganito. Pag-pray mo nga ako. Tulungan mo ako. Usually, kaya ka nagkakaganya kasi nagigilty ka. Pero ito po, yung guilty feeling, hayaan mo yun ang magtulak sa'yo papalapit sa Diyos. Okay. Yun po yung number 6. Sabi niya ganun, confess your sins one to another, no? I-confess mo yan na nagkamali ako, na nakagawa ako ng kasalanan. Pwede mong sabihin yan, no? Na maniwala ka. Kung gagawin mo yan sa mga kapatiran, walang condemnation. Walang condemnation. Nalalayo po yung nakalagay po sa Matthew chapter 5. Sabi niya, kung mag-offer ka ng isang bagay sa Panginoon, tapos alam mo na yung kapatiran mo, may kapatid kang hindi kasundo na nag-away kayo, hindi ko alam kung nagbatuhan kayo o nagspadahan kayo, eh, sabi ng Diyos, iwan mo yung offering mo. Hindi naman niya tinatanggihin yung offering mo eh. No, yung handog mo, sabi niya, iwan mo yan. Umalis ka sa harapan ko. Ingat po tayo, pakinggan niyo mabuti ito. Makipag-ayos ka muna. Harsh ba yung sinabi ko? Ito mga kapatid, hindi tatanggapin ng Diyos yung offering natin sa Kanya kung hindi ayos yung relasyon mo doon sa kapatiran mo. Eh ano naman kung humingi ka ng sorry? No? Eh ano naman kung ikaw ang mali? Sabihin natin ikaw ang mali. Kasi may nakalagay po sa ganyan na sa Bible, eh ano ba kung ikaw nang mali? No? As long as mawala yung... Kasi kapag nakagawa po ang isang Kristiyano ng pagkakamali, natimo yan eh, na may konsensya dun sa loob eh. Meaning, may mali ka. No, hayaan mo na yung logic na yan. Na, ay, wala naman akong ginawa masama, hindi naman ako ganito, ganyan. Yung minsan justify yung sarili mo. Eh, ano ba kung ayuin mo yung kapatid mo? Eh, ano ba kung i-reach out mo yung kapatid mo? Malaki bang nawala sa'yo? Eh, si Jesus nga, bumaba pa ng langit, namatay pa sa cross. Para lang maayos tayo. Eh, ano ba kung babase kasi tayo sa pride, no? Kung babase tayo sa pride, marami nang nag-divorce, marami nang wasak na relasyon kung babase tayo riyan. Eh kung papasok ka sa relasyon at mas mahalaga sa iyo yung tama ka, yung relasyon na yan,
magiging mali. Hindi tatagal yung relasyon na yan. Okay, so number 7, dito po sa Exodus, no? Exodus, makikita po to 23:25. Exodus 23:25. Sabi niya, ako si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Ano po yung number 7? Ito po, maglingkod ka sa Diyos. No? Maglingkod ka sa Panginoon. Alam niyo po, naalala ko po yung time na may mga napagpe-pray po kami noon na yung fourth stage cancer na, at naririnig ko po yung mga salita nila na umiiyak sila, na sabi na nakahiga sila, nakataas ang kamay. Sabi nga ng Panginoon, pagalingin mo ko, mag-worker ako. Eh, 70 years old na yun. So, narinig ko po yung paulit-ulit yun na pinagpe-pray namin noon na may cancer. Panginoon, pagalingin mo ko, maglilingkod ako sa iyo. Nalala ko nga, sabi ng isang anak eh, habang nagpe-pray, sumabat yung isang anak eh. Sabi niya ganun, bakit ngayon nyo lang sasabihin niya kung kailan malapit na kayong mamatay? Sana noon pa. Eto nga eh. Pero mga kapatid, eto eh, kung maglilingkod ka sa Panginoon, aalisin ng Diyos sa iyo ang karamdaman, ang sakit. Eh, maasahan ko ba to? Mga kapatid, lahat ng anak ng Diyos dapat lingkod ng Diyos. At ang promise niya, kung maglilingkod ka sa Panginoon, basahin ko po, ilalayo sa anumang karamdaman. Ang isa pong source ng karamdaman ay wala kang makain. Malnourished ka. Yung hindi sapat yung diet, yung kinakain mo, yung diet mo ay mali-mali. At plainly, sabihin na lang natin na walang makain eh. Alam niyo mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Biblia. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran, at kung magkagayon, ito po ang promise niya, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin. No? Kaya nga, hindi kayo magkakasakit. At sabi niya, at ilalayo sa anumang karamdaman. Eh talagang mawawala ang karamdaman sa iyo. Bakit? Sapat-sapat ang pagkain mo. At ito po ang isang way ng pag-aalaga ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Nalala ko po yung isang bata na pinagaling ni Jesus, na actually patay na yun eh. Alam niyo, nung binuhay niya yung bata, eh sabi niya eh, pakainin niyo. Ano? Si Jesus ang nagsabi, ngayon buhay na yung bata, pakainin niyo. At ito nga, para tayong patuloy mabuhay, papakainin tayo ng Diyos. At ulitin ko po, akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Kung magkagayon, pasasaganahin ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. So, pag-aralan po natin ang mga bagay na ito. Gawin po natin sinasabi ng Diyos, yung sinasabi ng instruction niya, at babalik lang po ako doon sa isang binanggit ko kanina, no, kung ikaw ay merong kaalitan, ayaw ng Diyos yan. No? Umalis ka doon sa altar, iwan mo yung handog mo, makipag-ayos ka sa Diyos at bumalik ka. No? Mas apektado po kasi ang Diyos kapag mayroon kang hindi kaayon eh. Kaya nga, ano ba naman kung mag-sorry ka? Ano ba naman kung humingi ka ng tawad? Ano ba naman kung ikaw na lang yung magpakababa? Ano ba naman kung ikaw na lang yung mag-start, sa iyo mag-start yung pagbabati? No? Ngayon, bilang tanda po o trademark ng isang Kristiyano, no, yung sa atin magsisimula ang kapayapaan, maging peacemaker tayo. No, at ang promise ng Diyos, ito yung mga pangako niya, eh maliit lang yan, yung pride na yan, eh, bagsak mo na lang yung pride. No? At sabi niya, ang sino man nagpapaka baba ay itataas ng Panginoon. Ay, okay po, Lord, tinataas ko sa iyo, mga nanonood, dalangin ko Panginoon na lumaya kami sa sakit at sa kahirapan, maranasan namin ang mga pangako mo, ang kasaganahan, ang kagalingan na ibinigay mo sa amin. Lord, ayaw naming tumawid kami sa kabilang buhay na nag-aasam na lang ng kagandahan ng buhay. Ayaw namin, Panginoon, na matapos ang buhay namin na hanggang sa pag-aasam na lang ng mabuting buhay. Na parito ka, Panginoon, para bigyan kami ng buhay na kumpleto, kaaya-aya. Gusto naming maranasan ito ngayon. Ngayon na, Panginoon. At gisingin mo kami, turuan mo kami para
hindi masayang, Panginoon. Gusto namin maranasan ito. Itong dalain ko, Ama, para sa mga kapatiran, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, okay po, hanggang sa susunod. Yung iba po sa atin ngayon, online lang eh. No? Pero yung prayer natin at yung soul winning natin ay pwede natin gawin. No? I-contactin mo yung isang kamag-anak mo. Contactin mo yung isang kaibigan mo at siran mo. No? At kung makilala, kung dumating man ang sakit, mananalo ka rin. Bakit kasi? Nanalo na si Jesus. No? Nalatayan na siya. Nasugatan na siya. Kaya kung ano man ang dinadaanan mo, mananalo ka rin. Kasi, ulitin ko po, kasi si Jesus, nanalo na. At yan po ang pwede nating panghawakan. Okay po, God bless you. Magpalain po kayo ng Panginoon. Hanggang sa kita-kita po tayo next time. Everyday po ang Facebook Live natin. At manood po tayo palagi. Okay po, God bless. Bye-bye na po.